Master John, 1941. Miss Hughes, huwag kang makinig sa kalokohan ni Gordon. Ninakaw ni Gordon ang may lason kong karayom at siya ang umatake kay Mr. Hughes. This has nothing to do with me and John. Nagmamadaling sinubok ang magpaliwanag ni Snow nang makitang niloko ni Gordon si Don. Gayunpaman, bago niya maihayag ang katotohanan, pinutol siya ni Don. Snowpool, how dare you to kill my brother? Sisiguraduhin kong magbabayad kayong dalawa dito. Galit na galit si Don. Napatingin ang mga mata niya kina John at Snow na may matinding galit. Habang nasa kamay ni John ang katawan ni Darius at nakita si John na sinusubukang patayin si Gordon, naramdaman niyang halata na ang katotohanan. Walang paraan na makikinig siya sa mga paliwanag ni John at Snow. Higit pa rito, asawa niya si Gordon. Si Darius ay kamag-anak ni Gordon. Kahit anong sabihin ni na John at Snow, hindi siya maniniwala na gugustuhin ni Gordon na saktan si Darius. Lucius, bilisin mo, patayin mong dalawa yan at ipaghiganti mo si Darius. Sabi ni Don sa matanda gamit ang nakagisnang ngipin. Gusto niyang paghiwalayin si na John at Snow sa sandaling iyon. Oo. Sagot ng matanda. Si Darius ang tagapagmana ng mga ho. Matapos malaman na si John at Snow ang pumatay kay Darius, si Lucius ay tumingin din kina Snow at John na may galit din. Hindi siya tumigil kahit isang sandali habang siya ay humaampas may kahangahangang puwersa at mabilis na sinugod si John. Miss Hughes, makinig ka sa akin. Gustong ipaliwanag ni John ang kanyang sarili. Gayunpaman, umatake na si Lucius, kaya wala siyang pagkakataong magpaliwanag. Napilitan siyang buhatin ang katawan ni Gordon at pilit na pilitin pabalik si Glucius. Gayunpaman, si Lucius ay nasa semi-almighty state na. Siya ay mas mabilis at mas malakas kaysa kay John. Dalawang higit pa rito, handa na si Lucius para dito pagkatapos ng nangyari kanina. Agad niyang sinamantala ang kanyang bilis para iwasan si Gordon at padalhan ng tantad ang braso ni John. Sinusubukan niyang iligtas muna si Gordon. Kasuklam-suklam. Umasim ang ekspresyon ni John. Ang kanyang mga kasanayan ay hindi tugma para kay Lucius sa unang lugar. Higit pa rito, mayroon siyang Darius sa isang kamay at Gordon sa kabilang kamay. Walang paraan na makalaban siya. Siyempre, gusto niyang patayin si Gordon sa sandaling iyon para pigilan si Lucius na iligtas si Gordon. Gayunpaman, hindi niya kayang gawin iyon para maiwasan ang krimen na maipit sa kanya. Habang nag-iisip siya, malapit na sa kanya ang pag-atake ni Lucius. Ito ay isang tensyon na sandali, at napilitan siyang itulak si Gordon sa mismong pag-atake ni Lucius. Mabilis na nag-react si Lucius. Agad niyang hinawakan ang balikat ni Gordon, iniligtas si Gordon sa mga kamay ni John. Nakaligtas na ako sa wakas. Tuwang-tuwa si Gordon matapos niyang mabawi ang kanyang kalayaan. Pagkatapos nun, bigla siyang tumakbo papunta sa gilid ni Don. Brett, oras na para mamatay. Wala nang hostage si John, kaya wala nang ikatakot si Lucius. Pagkatapos noon, humaampas siya ng malakas na pasong, mabilis na inatake si John. 1942. Sa pagharap sa pag-atake ni Lucius, alam ni John na siya ay higit sa lahat. Mabilis siyang nagsimulang umatras, galit na umiiwas sa mga pag-atake ni Lucius. Gayunpaman, mas mabagal pa rin siya kaysa kay Lucius. Kahit anong iwas niya, si Lucius pa rin ang nasa kanya. Papalapit ng papalapit ang mga pag-atake. Miss Hughes, may mali ba sa utak mo? Kanina ko pa nasabi ng malinaw, si Gordon ang umatake kay Mr. Hughes. Wala itong kinalaman sa amin ni Snow. Buhay pa si Mr. Hughes ngayon. Hindi namin maantala ang kanyang paggamot, nag-aalalang sabi ni John, sinusubukang iwaksi ang hindi pagkakaunawaan. Sa kasamaang palad, bago pa man siya makatapos, biglang humaampas si Lucius ng isang alon ng hindi kapani-paniwalang totoong enerhiya na tumama sa kanyang dibdib. Walang nagawa si John kundi gamitin ang Mirror of Sovereign para harangan ito. Bang! Ang napakalaking kapangyarihan ni Lucius ay agad na nabasag sa salamin ng mga depensa ng Sovereign na nagpalipad kay John ng ilang metro ang layo bago bumagsak sa lupa. Kasabay nito, si Darius na nasa kanyang mga kamay ay bumagsak din sa lupa. Sa sandaling siya ay bumagsak sa lupa, naramdaman niya ang isang alon ng sakit mula sa kanyang dibdib habang siya ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Nagtamo siya ng ilang internal injuries.
Gayunpaman, uminom na siya ng dragon pill bago ito, kaya ang mirror wine ng mga depensa ng sovereign ay nasa tuktok na ng emperor state. Isa maging ang mga nasa itaas ng pinakamataas na emperor state ay lubhang nabawasan ang kanilang mga pag-atake. Kung hindi, hindi sana siya dumanas ng ilang banayad na pinsala sa loob. Matapos niyang talunin si John sa isang suntok, hindi na itinuloy ni Lucius ang pag-atake kay John. Sa halip, mabilis niyang hinawakan si Darius. John, okay ka lang. Parehong nabigla sina Stacy at Snow nang makita nilang nasugatan ako ni John. Nagmamadali silang lumapit kay John para tulungang makatayo. Ayos lang ako. Ipinilig ni John ang kanyang ulo, ngunit napakasama pa rin ang kanyang pakiramdam. Sa pagkakataong ito, nilaso ni Gordon si Darius. Binalak niyang patayin si Gordon bago niya sinubukang iligtas si Darius. Gayunpaman, tila hindi alam ni Nadon at Lucius ang tama sa mali. Hindi lang iyon ang nagligtas kay Gordon, nasugatan pa siya ni Lucius. Hindi niya maiwasang makaramdam ng galit doon, kahit na kadalasan ay medyo maganda ang kanyang ugali. Isa sa sandaling iyon, hindi pinansin ni Don si John habang mabilis siyang naglakad papunta kay isang Lucius kasama si Gordon. Lucius, kumusta si Darius? Mailigtas pa ba natin siya? Gulat na tanong ni Don. Kanina, narinig niyang sinabi ni John na may pagkakataon pa si Darius. Gusto niyang malaman kung totoo ba ito o hindi. Ganoon din si Lucius. Sinubukan niyang pakiramdam kung humihinga si Darius. Nang maramdaman niyang tuluyan ang huminto si Darius sa paghinga, lumubog ang kanyang puso. Hindi na siya humihinga, malungkot na sabi ni Lucius. Ano? Parang tinamaan ng kidlat si Don sa mga katagang iyon. Ang pira-pirasong pag-asa na mayroon siya ngayon ay napawi ng napakalupit. Siyempre, kung nailigtas pa si Darius, baka binigyan niya ng pagkakataon si John na magpaliwanag sa sarili. Gayunpaman, hindi na humihinga si Darius. Ibig sabihin patay na si Darius. Walang paraan na maniniwala siya sa mga salita ni na Snow at John. 1943. Lucius, pinatay ng dalawang iyon si Darius. Bilisin mo at patayin mo sila para ipaghiganti siya. Malungkot na sabi ni Don. Itinuro niya mismo sina John at Snow, at ang kanyang mga mata ay puno ng walang limitasyong poot. Tama si Don. Lucius, kailangan mong patayin silang dalawa ng mabilis. Hiwalayan mo sila. Sumang-ayon si Gordon. Kabaligtaran sa kalungkutan ni Don at Lucius, nakahinga ng maluwag si Gordon matapos malaman na namatay si Darius sa lason. Isa pa, alam niyang hindi ganoon kalakas si John. Siya ay nasa unang Emperor State lamang. Si Lucius ay nasa semi-almighty state na. Siya ay mas malakas kaysa kay John. Sa kakayahan ni Lucius, napakadaling alisin sina John at Snow. Hanggat parehong patay sina John at Snow, walang makakaalam na pinatay niya si Darius. Kung gayon, magiging malaya na siya sa anumang alalahanin. Oo. Ibinigay ni Lucius ang bangkay ni Darius kay Don. Pagkatapos noon, hindi na siya nagdalawang isip na kasuhan sina John at Snow ng isang mapang-akit na pag-atake. Halata na ginagamit niya ang kanyang buong lakas na nagpaplanong patayin sina John at Snow. Gago ka talaga. Galit na galit si John. Sa isang pitik ng kanyang pulso, lumitaw ang Cough of Doom sa kanyang kamay. Ang Cough of Doom ay mayroon pa ring isang pag-atake ng Almighty State sa loob. Hindi magiging mahirap na harapin si Lucius ng ganoon kalakas na pag-atake. Gayunpaman, ang tanging bagay na sumasakit sa kanyang ulo ay ang katotohanan na ang Hughes Group ay isang kasosyo sa negosyo ng Elegante. Magkaibigan sila, hindi magkaaway. Kung ito ay isang kalaban, ginamit niya ang Cough of Doom para maalis ang mga ito. Gayunpaman, dahil hindi sila magkaaway at hindi alam ang pagkakaunawaan dahil sa kasuklam-suklam na mga panlilin lang ni Gordon, maaaring masyadong malakas ang Cough of Doom. Kung ginamit niya ang Cough of Doom at hindi sinasadyang nabantaan ang buhay ni Lucius, lalalim lang ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Hindi iyon ang gusto niyang mangyari. Siyempre, gusto na ni Lucius na patayin sina Snow at John. Para sa kapakanan ng pag-iingat sa sarili, hindi na iyon mapakali ni Lucius. Tumigil ka. Nang si John ay handa nang gamitin ang Cough of Doom, isang malamig na sigaw ang narinig. Pagkatapos noon, dalawang mamahalin sa sakyan ang mabilis na huminto sa malapit. Pagkatapos noon, bumukas ang mga pinto, at lumabas si Yuri kasama ang isang matandang nakasuot ng berdeng damit at ilang gwardya.
Sila ay tumingin hindi kapani-pani walang kahanga-hanga habang sila ay naglalakad palabas. Kasabay nito, nang hindi man lang nagsasalita si Yuri, ang matandang iyon na nakaberdeng damit ay mabilis na sumugod at huminto sa harap ni John. Pagkatapos noon, mabilis niyang hinarap ang atake ni Lucius. Ako bang? Sa matinding sagupaan, nagsalubong ang kanilang mga atake. Hindi gumalaw ang matandang naka-green shirt. Sa halip ay umatras ng ilang hakbang si Lucius bago niya pinatatag ang sarili. Halata sa palitan na iyon ang matandang naka-green shirt ay mas malakas kaysa kay Lucius. 1944. Mr. Walker, I'm very sorry that I'm late. Are you fine? Pagkuha ng pagkakataon, naglakad si Yuri ang iba pa sa harap ni John. Bago ito, hiniling ni John kay Yuri na tumulong kay Joel at sa mga Hilton. Para sa kapakanan ng kaligtasan, dinala niya ang matandang iyon na nasa makapangyarihang estado. Gayunpaman, bago pa man siya makarating, tinawagan siya ni John para sabihin sa kanya na nakuha ni Gordon si Snow. Kaya, agad niyang dinala ang kanyang mga tauhan, at kara rating lang. I'm fine. Mr. Thompson, you came at the perfect moment. Hindi ka man lang nahuli. Nakangiting sabi ni John. Sa hitsura ni Yuri, nagbago ang sitwasyon, at mas napanatag si John. Mr. Thompson, ano ang ibig sabihin nito? Bakit mo dinala ang iyong mga tauhan upang labanan kami? Galit na sabi ni Don nang makitang tinataboy si Lucius. Miss Hughes, kaibigan ko si Mr. Walker. At the same time, partner siya ng Hughes Group. Bakit mo siya inaatake ng walang dahilan? Naguguluhang tanong ni Yuri. Kara rating lang niya at hindi alam kung ano ang nangyayari sa pagitan ni na John at Don. Snow and him work they kill my brother. Babayaran ko sila. Galit na sabi ni Don. Ano? Patay na si Darius. Di paano ito posible? Nabigla si Yuri sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Si Darius ay kaibigan niya sa loob ng maraming taon. Sobrang close nilang dalawa. Kitang-kita kung gaano siya nabigla nang biglang malaman na pinatay si Darius. Mr. Walker, anong nangyari? Napatay mo kaya si Darius? Hindi makapaniwalang tumingin si Yuri kay John. Hindi siya makapaniwala. Bakit papatayin ni John si Darius nang walang dahilan? Hindi ko ginawa. Ninakaw ni Gordon ang laso na karayom ni Snow at inatake si Mr. Hughes. Maikling ipinaliwanag ni John ang lahat. Kaya ito ang ginagawa ni Gordon. May narealize si Yuri pagkatapos niyang marinig iyon. Hindi siya naniniwala na papatayin ni John si Darius nang walang dahilan. Higit pa rito, sinabi sa kanya ni John na kinuha ni Gordon si Snow. Natural na mas magtitiwala siya kay John. It was not me, I did not do anything, nagmamadaling tanggi ni Gordon, pero medyo nag-aalala pa rin siya. Nakita na lang niya si Lucius na muntik nang mapaalis si John. Gayunpaman, sa pinakamahalagang punto, dumating si Yuri at sinira ang mga bagay. Halata naman kung gaano siya ka-frustrate. At the same time, medyo nangangamba siya, nag-aalala na baka magduda si Don sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang mga alalahanin ay walang batayan. Nakahinga naman siya ng maluwag sa sumunod na sagot ni Don. Ang daming kalokohan. Si Gordon ang asawa ko, paano niya nagawang saktan si Darius? Sigaw pabalik ni Don, halatang hindi naniniwala sa mga sinabi ni John. Tama. Ang mga may laso na karayom ay kay Snow. Siya ang nakipagtulungan kay John para patayin si Darius. Sa huli, sinisiraan lang nila ako. Nagmamadaling sabi ni Gordon. Hinding-hindi niya aaminin ang lahat. Miss Hughes, huminahon ka. Kaibigan ko si Mr. Walker. Kilalang kilala ko siya. I don't think he's the kind to spread lies. Seryosong sabi ni Yuri. Imposible. Mr. Thompson, unang pinatay ni John ang kapatid ko. Tapos sinubukan niyang patayin ang asawa ko para patahimikan ang sinumang testigo. Nakita ko mismo. Baka peke. Malamig na sabi ni Don. Pagkatapos ng nangyari kanina, sigurado na si Don na sina John at Snow ang pumatay kay Darius. Kahit anong paliwanag ni John, hindi siya maniniwala sa kanya. Ngunit si Wu Yuri ay hindi pa rin nasisiyahan. May ilan pa siyang gustong sabihin, ngunit naputol na siya ni Don bago pa niya magawa. 1945. Wala nang ibang pag-uusapan. Mr. Thompson, wala itong kinalaman sa inyo at sa mga Thompson. Sana ay hindi mo ito pakikilaman.
Kung hindi, sisiguraduhin kong pupunta ang aking lolo sa iyong pamilya para humingi ng isang paliwanag. Walang pigil na sabi ni Don. Napakatigas ng kanyang tono na walang puwang para sa pagdududa. Fat! Natigilan si Yuri. Kung tutusin, totoo naman ang sinabi ni Don. Ang bagay na ito ay sa pagitan ni John at ng Hughes. Kahit na ano, wala itong kinalaman kay Thompson's. Kung pinilit niyang ipasok ang sarili sa bagay na iyon, medyo hindi nararapat. Lucius, bilisin mong patayin sina John at Snow. Maghiganti ka sa kapatid ko. Hindi na pinansin ni Don si Yuri habang inuutusan niya si Lucius. Oo. Sagot ni Lucius. Pagkatapos noon, nilimpasan niya ang matandang nakagreen na sando at dire-diretsyong naglakad papunta kay John. Hindi alam ng matanda kung kailangan pa niyang pigilan si Lucius o hindi. Nilinggan niya si Yuri at naghihintay ng order. Tito, pigilan mo siya. Matapos mag-alinlangan saglit si Yuri ay agad itong nag-isyo ng utos. Kahit na walang kinalaman ang usapan sa mga Thompson, malaki pa rin ang utang nila kay John. Hindi niya kayang panoorin ang pag-atake ni Lucius kay John nang walang ginagawa. Higit pa rito, si Darius ay kanyang mabuting kaibigan. Si Darius ay patay ng walang tula o dahilan, at ang salarin ay maaaring si Gordon. Kailangan niyang tingnan ito ng maayos para mapatahimik ang diwa ni Darius. Bago tuluyang mabunyag ang katotohanan, hindi niya hahayaang si John ang sisihin at hayaang makawala si Gordon. Oo. Sa utos ni Yuri, agad na pinigilan ng matanda si Lucius at nagsimulang mag-away ang dalawa. Siyempre, ang matanda ay isang dalubhasa sa makapangyarihang estado. Siya ay mas malakas kaysa kay Lucius at walang paraan na si Lucius ay katapat niya. Gayunpaman, ang kanyang layunin ay para lamang pigilan si Lucius mula sa pag-atake kay John at hindi upang labanan si Hughes. Mabilis niyang pinigilan si Lucius ngunit hindi man lang nasaktan si Lucius. Mr. Thompson, huwag mong isipin na magagawa mo lang ang lahat ng gusto mo. Ikaw ay isang mabuting kaibigan ni Darius ngunit hindi mo kami laban. Isang bagay para sa iyo na huwag tulungan siyang makaganti ngunit ikaw ay kahit na pinoprotektahan ang kanyang pumatay. Paano mo siya hahaharapin muli? Galit na sabi ni Don. Miss Hughes, naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo. Gayunpaman, bago natin masuri ng maayos ang bagay, masyado pang maaga para matukoy kung sino ang pumatay. Sisiguraduhin kong titingnan ko ang katotohanan at mahahanap ko ang pumatay. Pagkatapos, bibigyan ko ang hunang isang kasiyahang paliwanag. Pagkatapos sabihin yun, huminto muna si Yuri habang tumingin kay John, at sinabing, Mr. Thompson, galit na galit si Miss Hughes ngayon. Walang kwenta kung manatili ka rito. Makakatulong ito sa iyo na pigilan siya at si Lucius. Umalis ka muna dito. Pagkatapos ay maaari kaming makipag-usap tungkol sa mga bagay pagkatapos. Oo, ayos lang. Pero, may gagawin ako bago tayo umalis. Sabi ni John habang naglalakad siya kina Gordon at Don. Natitiyak na ni Don na sina John at Snow ang pumatay kay Darius kaya wala nang kwenta ang pananatili ni John doon. Sa pag-iisip na iyon, ang higit na kailangan niyang gawin ay ang magmadali at ilayo si Darius. Noon lang siya nakaisip ng paraan para iligtas si Darius. Hanggat may liligtas niya si Darius, mabubunyag ang katotohanan. Kung gayon, hindi na nila kailangang sisihin ni Snow ang sisi. 1946. Ay anong ginagawa mo? Laking gulat ni Gordon nang makita niyang lumakad si John. Nagmamadali siyang umatras, nag-aalalang sasalakayin siya ni John tulad ng dati. Pagkatapos ng lahat, si Lucius ay pinigilan na ng matanda. Wala siyang paraan para labanan si John. Sa kaunting husay ni Gordon, wala siyang kalaban-laban kay John. Kung si John ay kumuha ng pagkakataon na atakihin siya, mamamatay siya. Hindi man lang sinulyapan ni John si Gordon habang patuloy itong naglalakad papunta sa Don. Kahit papaano ay sinagot niya ang kasalanan sa pagpatay kay Darius. Kung papatayin niya si Gordon, dadagdagan lang niya ang mga inaakala niyang krimen. Hindi ito makikinabang sa kanya. Higit pa rito, kapag nailigtas niya si Darius, hindi papakawalan ni Darius at ng Hughes ang kasuklam-suklam na lalaking iyon. Hindi na niya kailangang gumawa ng kahit ano kay Gordon sa sandaling iyon. Miss Hughes, sabi ko kanina may chance pa si Mr. Hughes. Please leave him to me. I'll make sure to save him, seryosong sabi ni John. Dream on. You already killed Darius.
There's no need for you to act all righteous. Kahit gaano kahusay ang acting skills mo, hindi ka bibitawan ng mga Hughes. Sinaman ang tingin ni Don si John. Kanina, napatunayan na nina Lucius at Don na hindi na humihinga si Darius. Patay na siya. Tumanggi siyang maniwala na may pagkakataon pa si Darius at may kakayahan pa nga si John para iligtas si Darius. Pakiramdam niya ay malamang na nagpapalabas lang si John, gustong itulak ang responsibilidad kay Gordon. You can think whatever you want, ta. Since you're not willing to leave him to me, then I'll have to take him myself. Hindi mapakali si John na ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Don. Inabot niya at agad na sinunggaban si Darius, nagbabalak na kunin siya ng puwersa. Huwag mo nang isipin yun. Galit na sabi ni Don. Matapos awayin ni John si Lucius kanina, alam na niya na medyo malakas si John. Siya ay hindi katugma sa kanya. Gayunpaman, kapatid niya si Darius. Dahil patay na si Darius, walang paraan na ibibigay niya ang bangkay ni Darius sa pumatay sa kanya. Ayaw niyang ilibing si Darius ng walang katawan. Kaya buong lakas niyang tinamaan si John. Nasa intermediate overlord state ka lang. Tumayo ka lang. Ngumuso si John. Inabot niya at hinaranggan si Don gamit ang kanyang sarili na enerhiya, madaling hinawakan si Dari mula sa kanyang mga braso. John, ibalik mo sa akin si Darius ngayon din. Kung hindi, sisirain ka namin. Nawala sa sarili si Don sa galit. Pagkatapos nito, sinimulan niyang salakayin si John, sinusubukang bawiin si Darius. Gayunpaman, mas mahina siya kaysa kay John. Sa isang casual na alon, pinabagsak niya siya sa lupa. Snoke, Stacy, tara na. Pagkuha ng pagkakataon, lumayo si John at dinala sina Stacy at Snow. Mabilis silang nagsimulang tumakas sa bilya. Sa lalong madaling panahon, walang bakas ng mga ito. Uncle, fall back. Let's go. Wala nang dahilan si Yuri para manatili dahil umalis na sina John at Stacy. Kaya tinawag niya ang matanda at umalis sa lugar pagkatapos gawin ni John. 1947. Kasuklam-suklam. Pagtingin kay John, Yuri, at sa iba pang paalis, galit na galit si Don. Gayunpaman, wala siyang magagawa. Don, hindi na kailangang magalit. Sa pagkakataong ito, maaaring tumakas si John, ngunit hindi siya makakatakas ng tuluyan. Ipaalam mo lang kay Lolo at ipadala niya ang mga eksperto ng ating pamilya para harapin si John. Pagkatapos, makakapatay tayo. John at Snow at ipaghiganti si Darius. Nagmamadaling lumapit si Gordon at sinabihan si Don. Oo, tama ka. Tatawagan ko si Lolo ngayon. I'll ask him to go to the Thompsons to ask for John personally. May narealize si Don. Ang mga Hu ay isa pa rin sa mga pangunahing pamilya ng rehiyon sa Timog. Ang kanilang kayamanan at kapangyarihan ay hindi gaanong mas masahol kaysa sa mga Thompson. Hangga't personal na pumunta sa kanyang lolo, hindi maglalakas loob si Yuri na protektahan si John. There's no need to go to the Thompsons. John's related to the Scammell's ruliers. Malamang tumakas siya sa kanila ngayon. Hangga't nagpapakita ng lolo, hindi na kailangang pumunta sa Thompsons. Nagmamadaling sabi ni Gordon. Alam niyang kamag-anak si Stacy sa mga Scammell at boyfriend ni Stacy si John. Kung walang mga sorpresa, malamang na pumunta si John sa Scammell's pagkatapos umalis. Oo, sige. Ipapaalam ko kay Lolo ngayon din. Sabi ni Don. Pagkatapos noon, dali-dali niyang kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Alan Hughes. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Alan kung paano pinatay ni John at Snow si Darius. Nang mabalitaan niyang pinatay si Darius, laking gulat ni Alan. Mabilis siyang dinaig ng galit. Pagkatapos, agad niyang ipinatawag ang mga eksperto mula kay Hughes at nagmamadaling pumunta kina Don at Gordon. Pagkatapos noon, lahat sila ay nagsimulang magtungo sa Scammell's. Sa kabilang dulo, pagkaalis ni John sa bilya, dumiretso siya sa kinaroroonan ng kanyang sasakyan kasama sina Stacy at Snook pati na rin si Darius na nasa bingit pa rin ng kamatayan. John, anong gagawin natin ngayon? Mukhang masama pa ang kalagayan ni Mr. Hughes. Sigurado ka bang mapapagaling mo siya? Tanong ni Snow na may kasamang pag-aalala. Ako ay lubos na kumpiyansa na mapapagaling ko siya. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, kailangan natin ng 500 taong Ganoderma at marami pang mahahalagang materyales. Tingnan muna natin ang mga Scammell's.
Baka nasa kanila ang kailangan ko. Sabi ni John pagkatapos ng kanilang pag-iisip. Pagkatapos noon, binuksan niya ang pinto at inilagay si Darius instead. Ang Scam Mills ay isang medical na supplier sa Katimugang Rehiyon at mayroon silang iba pang mahahalagang materyales. Gayunpaman, ang 500 taon na mga halamang gamot ay hindi kapani-pani walang bihira. At partikular na kailangan niya ng Ganoderma. Kung wala ang mga Scam Mills, hindi niya malalaman kung ano ang gagawin. After that, for the sake of safety, he took out his phone to give Damian a call. Gusto niya shocked face hilingin kay Darian at the Scam Mills na tulungan siyang ihanda muna ang kailangan niya para hindi nila sayangin ang anumang mahalagang oras na kailangan niya para iligtas si Darius. Hello John, may kailangan ka ba? Mabilis na narinig ang boses ni Damian mula sa kabilang dulo. Tito, kailangan ko ng Ganoderma na nasa 500 taong gulang na ngayon at iba pang mahahalagang materyales. Maaari mo ba akong tulungang ihanda ang mga ito? Sinimulang ipaliwanag ni John ang sitwasyon. Yung, John, we have everything else that you need. However, we already gave everything that is around 500 years to you to make the pills few days ago. Wala kaming stock sa ngayon, totoo namang sabi ni Damian. 1948. Ano? Wala ka? Nagulat si John sa narinig. Pagkatapos noon, lumubog ang kanyang puso. Inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa sa Scam Mills na makuha ang kailangan niya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang mga Scam Mills ay hindi magkakaroon ng Ganoderma na mga 500 taong gulang. Medyo nahuli siya nito. Siyempre, inilagay siya nito sa isang napakadelikadong lugar. Ang 500 taong Ganoderma ay ang pangunahing sangkap na kailangan upang gamutin si Darius, ito ay hindi kapani-pani walang mahalaga at hindi maaaring palitan ng anupaman. Ang Scam Mills ay walang 500 taong Ganoderma. Gaano man siya mahusay, hindi niya mapagaling si Darius. John, kahit na ang mga Scam Mills ay walang 500 taong Ganoderma, mayroon kaming isa na mahigit 300 taong gulang na. Magagawa ba iyon? Sabi ni Damian pagkatapos ng kanilang pag-iisip. 300 years. Baka hindi masyadong malakas ang epekto. Whatever, it's better than nothing. Uncle, help me prepare that and the other materials. I'll go right over. Sabi ni John pagkatapos ng kanilang pag-iisip. Dahil walang 500 taon na Ganoderma, napilitan siyang umatras at subukan kasama ang 300 taong gulang. Wala siyang ibang pagpipilian. Oo, sige, ihahanda ko agad sila, sagot ni Damian habang ibinaba ang tawag. John, ano ba? May problema ba sa mga materyales? Curious na tanong ni Stacy nang makita ang ekspresyon ni John. Oo, ang mga Scam Mills ay walang 500 taong Ganoderma at mayroon lamang higit sa 300 taong gulang. Ang mga epekto nito ay magiging mas malala, sabi ni John na napabuntong hininga. Kung gayon, gaano ka Katie wala sa pagtrato kay Mr. Hughes? Tanong ni Stacy. Kung ito ay isang 500 taong Ganoderma, 50 o 60% kumpiyansa ako. Gayunpaman, wala pa akong 30% kumpiyansa sa ngayon, walang magawang sabi ni John. Grabe naman. Kung ganun, hindi ba nasa panganib si Mr. Hughes? Nagulat si Stacy. Oo, nasa tadhana na ang lahat. Malungkot na sabi ni John. Bago ito, sa bawat pagtrato niya sa isang tao, siya ay magiging 60 o 70% kumpiyansa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, wala siyang tiwala sa lahat. Paano ito nangyari? Namutla si Snow dahil doon. Kinagat niya ang kanyang labi at nagsimulang tumulo ang kanyang mga mata. Snow, anong meron? Na-curious si John sa kakaibang kinikilos ni Snow. John, I'm sorry. Kasalanan ko ang lahat. Pinapasan kita. Hindi na napigilan ni Snow ang guilt sa puso niya. Bigla siyang lumukso sa mga bisig ni John at nagsimulang umiyak. Ano? Hindi inaasahan ni John na bigla siyang yayakapin ni Snow ng ganoon. Nagulat siya, at nakataas ang kanyang mga kamay sa hangin, hindi alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos noon ay mabilis siyang nag-react. Tinapik niya ang balikat ni Snow at inaliw siya, Snow, this has nothing to do with you. There's no need to blame yourself. No, this has everything to do with me. Kung alam kong mangyayari ito, pinatay ko na lang si Gordon ng may laso na karayom bago ito. Sabi ni Snow habang umiiyak.
Nagkaroon siya ng pagkakataong patayin si Gordon, ngunit dahil ex-boyfriend niya si Gordon, nagkaroon siya ng sandali ng kabaitan at pinabayaan si Gordon. Ito ang naging dahilan upang mangyari ang lahat ng ito, at si John ang nauwi sa pagsisisi. Kung nagawang pagalingin ni John si Darius, magiging simple ang lahat. Gayunpaman, dahil sa mga materyales, si John ay nagkaroon ng napakababang pagkakataon na pagalingin si Darius. Kung nabigo si John na pagalingin si Darius, at ipinipilit ng mga huwa ang bagay na ito, hindi magiging maganda ang mga bagay para kay Snow at John. Hindi kalabisan na sabihin na ang kanyang sandali ng kabaitan ay kinaladkad si John kasama siya. Kitang-kita kung gaano niya sinisisi ang sarili niya sa sandaling iyon. 1949. Snow, this isn't your fault. You don't have to be so sad. It's not like Mr. Hughes is done for anyway. Don't worry, I'll do my best to save him and prove our innocence. Ay, nandito na ako. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang makawala si Gordon sa kanyang mga panlilin lang. Naaaliw si John. Kahit na lumala ang usapan dahil hindi pinatay ni Snow si Gordon, hindi niya sinisisi si Snow para dito. Pagkatapos ng lahat, si Gordon ay dating kasintahan ni Snow. Higit pa rito, si Snow ay hindi isang malupit na babae. Ang hindi niya kayang patayin si Gordon ay hindi pangkaraniwan. Mas gugustuhin niya maging mabait si Snow kaysa maging walang awa na babae si Snow. John, salamat. Nakaramdam si Snow ng init sa kanyang puso. Hindi lang siya sinisisi ni John, nakatayo pa siya sa harap niya at pinoprotektahan siya sa lahat. Sobrang natouch siya nito. Sa pagkakataong iyon, bigla niyang naramdaman na parang wala lang si Gordon kumpara kay John. Hindi niya alam kung bakit siya naging bulag noon. Hindi niya alam kung paano niya nagustuhan ang isang taong kasingsama ni Gordon at dumaan pa siya ng romantikong trauma sa loob ng ilang taon dahil dito. Si Gordon ay hindi sulit. Sa pag-iisip na iyon, ang alinman sa magagandang impresyon na mayroon pa rin siya kay Gordon ay ganap na nawala. Simula noon, binuksan na niya ang kanyang isipan. Lubusan siyang lumabas sa anino ng nakaraan. Sa sandaling iyon, narinig nila ang tunog ng ilang sasakyan. Naabutan ni Yuri. Pagkatapos noon, bumukas ang pinto, at lumapit si Yuri kasama ang kanyang mga tauhan. Ahem! Medyo naubo si Yuri nang makitang nakatapat ang mukha ni Snow sa balikat ni John. May kakaiba siyang nakikita sa mukha nito. Gayunpaman, si Snow ay kapatid ni John sa huli, at si Stacy ay naroon mismo. Hindi niya naramdaman na may ginagawa silang masama sa intimacy. Ah! Napasigaw si Snow sa gulat, sa wakas ay napagtanto niyang napakalapit na pala niya kay John ng mga sandaling iyon. Kaya naman, mabilis siyang umalis sa pagkakayakap ni John at umatras ng ilang hakbang. Pulang-pula na ang mukha niya. Mr. Walker, ano ang nangyayari ngayon? Curious na tanong ni Yuri na hindi maintindihan kung bakit bigla na lang humikbi si Snow. Oh, ganito pala. Maikling ipinaliwanag ni John ang sitwasyon. Ano? May liligtas mo pa si Darius. Nagulat si Yuri sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Akala niya ay patay na si Darius, ngunit sinabi ni John na kaya niyang iligtas si Darius. Ito ay lumampas sa kanyang inaasahan. Kasabay nito, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit pinilit ni John na ilayo si Darius kay Dawn bago ito umalis. Kaya pinaplano ni John na gamutin si Darius. Oo, tama. May pagkakataon pa si Mr. Hughes. Gayunpaman, ang mga scam mails ay walang 500 taong ganoderma sa kanila, kaya hindi ako masyadong kumpiyansa na hindi ko siya mail iligtas, sabi ni John. 500 taon na ganoderma. Meron kaming isa sa bahay, 800 years old pa nga, nagmamadaling sabi ni Yuri. Ano? Meron ba ang mga Thompson? Seryoso ka ba? Natuwa si John sa narinig. Nagsimula pa siyang magtaka kung nagkakamali ba siya. 1950. Oo, sigurado ako. Nang tumulong ka sa pagpapagamot sa kapatid ko, minsan sinayang mo ang 1,000 taon na ganoderma. Balak ng tatay ko na makakuha ng isa para ibalik sa iyo, ngunit nakahanap lang kami ng isa na humigit kumulang 800 taon. Old, paliwanag ni Yuri. Nang gamutin ni John ang sakit ni Rowan, gusto ni Angus na gantihan si John ng malaking dibdib, ngunit hindi ito tinanggap ni John. Hindi masyadong natuwa si Angus, kaya nagplano siyang kumuha ng 1,000 taong ganoderma para bayaran si John sa pagkawala ni John.
Gayunpaman, ang libong taong ganodermas ay napakabihirang. Pagkatapos tumingin-tingin si Angus sa paligid, nakuha lang niya ang isa na nasa 800 taong gulang na. Dahil hindi naman ganoon katanda, hindi nagmamadali si Angus na ibigay ito kay John. Nakakamangha. Mukhang hindi pa panahon para kay Mr. Hughes. Pati ang langit ay tinutulungan siya. Tuwang-tuwa si John sa narinig. Kung mas matanda ang Ganoderma, mas maganda ang epekto nito. Sa 800 taong Ganoderma na iyon, mayroon siyang hindi bababa sa 80-90 bahaging pagkakataon na mailigtas si Darius. Siyempre, hindi lang siya ang natuwa dito. Pati sina Stacy at Snow. Si Snow sa partikular ay labis na nag-aalala na hahatakin niya si John pababa. Gayunpaman, pagkatapos malaman na ang mga Thompson ay mayroon ng kung ano ang kailangan nila, siya ay tumawa ng masaya, pakiramdam na hindi ka panipaniwalang gumon. Mr. Thompson, kailangan na nating magsimula sa lalong madaling panahon. Naghahanda akong pumunta sa Scam Mills ngayon. Pakibilisin at may magpadala ng Ganoderma. The sooner the better. Sabi ni John. Ang Ganoderma ay ang pangunahing material na kailangan upang gamutin ang lason. Kailangan itong magtrabaho kasama ang ilang iba pang mahahalagang materyales para sa mga suporta ay maging sa kanilang pinakamahusay. Maliban sa Ganoderma, ang mga Scam Mills ay may lahat ng iba pa. Kaya, hiniling niya kay Yuri na ipadala ang Ganoderma para hindi sila mag-aksaya ng anumang mahalagang oras. Oo, sige. Tatawagan ko ang tatay ko ngayon at ipapadala niya ang Ganoderma. Sabi ni Yuri. Pagkatapos nito, inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan si Angus na ipinaliwanag ng maikli ang sitwasyon. Pagkatapos noon, dahil ang oras ay mahalaga, sina John, Stacy, at Snow ay nagmamadaling pumasok sa kanilang sasakyan at umalis sa lugar, diretsyong nagmamaneho papunta sa Scam Mills. Si Yuri ay isang mabuting kaibigan ni Darius at nag-aalala sa sitwasyon ni Darius. Kaya, dinala rin ni Yuri ang kanyang mga tauhan. Sa Scam Mills, inihanda na ni Damian ang lahat ng materyales sa pagdating ni John. Sa isang sandali, dinala ng isang eksperto mula kay Thompson ang 800 taong Ganoderma sa utos ni Angus, at ibinigay ito kay John. Pagkatapos noon, sinimulan na ni John ang paggawa ng gamot. Gamit ang Ganoderma at iba pang materyales, mabilis siyang nakagawa ng antidote. Sa pamamagitan nito, handa na ang lahat. Sa SID, nakapikit ang mga mata ni Darius habang nakahiga sa kama. Hindi siya gumagawa ng anumang tunog o gumagalaw man lang. Sa sandaling iyon, hawak ni John ang gamot habang papasok siya kasama si Stacy at iba pa. Sa harap ng kama, sinenyasan ni John si Yuri na tulungang makatayo ang walang malay na si Darius. Pagkatapos nito, natama niya ang ilan sa mga pressure points sa paligid ng lalamunan ni Darius at dahan-dahang sinimulang gamitin si Darius ng gamot. 1951. Matapos inumin ni Darius ang gamot, sinimula ni John na i-channel ang kanyang enerhiya sa kanyang mga daliri gamit ang 6 points of fate habang tinatamaan niya ang pinakamahalagang pressure point sa paligid ng dibdib ni Darius. Maaaring baguhin ng 6 points of fate ang tadhana. Tumigil na sa paghinga iyon si Darius sa puntong. Napakahina din ang kanyang pulso na hindi ito mahahalata. Sa kabutihang palad, tinulungan na siya ni John na isara ang kanyang puso bago ito, at ang deadly veratrium poison ay hindi kailanman nakarating sa puso ni Darius. Iyon ang nagpanatiling buhay kay Darius. Pagkatapos noon, kinuha ni John ang spiritual pearl at pinaandar ang kapangyarihan nito. Ang espiritual na perlas ay lumutang sa hangin, malumanay na lumulutang sa ibabaw ng ulo ni Darius. Ang 6 points fate ay isang kamangha-manghang pamamaraan mula noong sinaunang panahon at nagkaroon ito ng epekto ng pagbabalik sa mga patay. Pagkatapos, ang spiritual pearl ay may walang hanggang na enerhiya na pipigil kay John na maubusan ng enerhiya. Ang dalawang bagay ay suportado ng perpekto sa isa't isa. Ganoon din, hinigop ni John ang mga potensyal na enerhiya mula sa paglilinis habang inya-channel niya ang enerhiya sa kanyang mga daliri, ipinapadala ang mga puwersa ng enerhiya sa katawan ni Darius sa kanyang mga daliri na nag-trigger sa katawan ni Darius. Pagkaraan ng mahabang panahon, habang unti-unting lumipas ang panahon, nagawang pukawin ng 6 points of fate ang puso ni Darius. Mabilis na bumalik sa normal ang mahina niyang pulso. Salamat sa Diyos! Ramdam ang pulso ni Darius, hindi napigilan ni John na makahinga ng maluwag. Pagkatapos nun, umatras siya. Mr. Walker, kumusta si Darius ngayon?
Nag-aalalang tanong ni Yuri nang makitang tumigil si John. Nako, nanambalik na ang pulso at sigla ni Darius. Pagkatapos nito, kailangan ko lang tanggalin ang lason sa kanyang katawan at ligtas na siya, maikling paliwanag ni John. Ang 6 points of fate ay maaaring pukawin ang sigla ng isang tao at maaaring buhayin ang mga patay, ngunit ito ay hindi isang bagay na makapagpapagaling ng lason. Ang paggamit ng 6 points of fate upang maibalik ang sigla ni Darius ay halos lamang ng gawain. Talaga! Ang galing! Mukhang nabawi ni Darius ang pulso at paghinga niya. Ipinatong ni Yuri ang kanyang kamay sa dibdib ni Darius at mukhang tuwang-tuwa siya nang maramdaman ang pulso ni Darius. Nakahinga rin si Darius sa ilang sandali. Kahit mahina at medyo hindi pa rin matatag, sapat na iyon para patunayan na ibinalik ni John si Darius mula sa mga patay. Isa itong ganap na himala. Pagkatapos noon, humampas si John habang mainit ang plancha habang inilalabas muli ang kanyang tunay na lakas sa kanyang mga daliri. Sinimulan niyang gamitin ang ghost point at dahan-dahang tinamaan ang mga pressure point sa paligid ng atay at baga ni Darius. Ang ghost points ay nagkaroon ng epekto ng pagsubpo at pagpapaalis ng mga dayuhang sangkap. Ang mga ito ay kamanghamanghang para sa pagpapagaling ng lason. Higit pa rito, kinuha na ni Darius ang antidote na ginawa mula sa 800 taong Ganoderma. Sa pagtulong ng dalawa, sigurado si John na lalabas ang lason sa katawan ni Darius. Pagkaraan ng ilang oras, nagawa ni John na gamitin ang ghost points upang dahan-dahang ilabas ang karamihan sa lason sa pamamagitan ng expulsion point. Tungkol naman sa natitirang lason sa katawan ni Darius, natunaw lahat ng gamot. Sa ibabaw, mukhang napakasmot ng lahat. Gayunpaman, sa pinakamahalagang punto ng paggamot, may nangyari. 1952. Hindi maganda. Namutla si John. Ang espiritual na enerhiya sa kanyang mga kamay ay biglang humina nang magsimula siyang bumuho sa malamig na pawis. Mr. Walker, anong nangyari? Labis na curious si Yuri kung bakit kakaiba ang kinikilos ni John. I'm about to enter my weakened state. I can't hold on much more, John clenched his teeth and said. Lalong namutla ang mukha niya. Ang pawis sa kanyang noo ay nagpapahiwatig na siya ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang mga epekto ng Dragon Pills ay karaniwang tumatagal lamang ng 2 hanggang 3 oras. Uminom na siya ng Dragon Pill noong nasa Golens siya. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang mga epekto ng Dragon Pill ay nagtatapos na. Ang espiritual at totoong enerhiya sa kanyang katawan ay nagsimulang kumalat. Gayunpaman, siya ay nasa pinakamahalagang punto ng pag-alis ng lason sa katawan ni Darius. Kung siya ay tumigil doon, ang lahat ay walang kabuluhan. Kaya naman, napilitan siyang magdikit ang kanyang mga ngipin at itulak, ngunit mabilis siyang nawala ng kontrol. Nanghihinang estado. Natigilan si Yuri nang marinig iyon. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni John. Gayunpaman, malabo niyang hulaan ang nangyayari sa kalagayan ni John sa sandaling iyon. Nahulaan niya na baka sobrang lakas ang ginugol ni John noong ginagamot niya si Darius. Kaya, baka walang sapat na lakas si John para magpatuloy. Mr. Walker, anong gagawin natin ngayon? May maitutulong ba ako? Nag-aalalang sabi ni Yuri. You can transfer your power to me. I'll use your true energy to help treat Mr. Hughes. It should be useful. Seryosong sabi ni John. Sige, sagot ni Yuri. Gayunpaman, bago pa man siya makagawa ng anuman ay biglang nagsalita ang matandang naka-green shirt. Mas malakas ang kapangyarihan ko, bakit hindi na lang kita tulungan? Sabi ng matanda. Oo, mas maganda pa yan. Nagmamadaling sabi ni John. Alam niyang nasa makapangyarihang estado ang matanda. Siya ay hindi kapanipaniwalang malakas. Kung ang matanda ay handang tumulong, kung gayon ito ay mas mabuti. Pagkatapos noon ay ipinatong ng matanda ang kanyang kamay sa likod ni John bago niya itinulak ang kanyang tunay na lakas sa katawan ni John. Sa tulong ng tunay na lakas ng matanda, mas naging masigla si John. Pagkatapos noon, ginamit niya ang totoong enerhiya mula sa matanda at ginabayan ang lason sa loob ng katawan ni Darius. Ginamit niya ang ghost point at ang mga epekto ng Ganoderma para dahan-dahang maalis ang natitirang lason sa loob ng katawan ni Darius. Makalipas ang halos 10 minuto, sa lahat ng pagsisikap ni John, tuluyang nawala ang lason sa katawan ni Darius.
Gayunpaman, dahil ang lason ay tumaagos na sa maraming mahahalagang punto ni Darius tulad ng kanyang mga panloob na organo, ang kanyang katawan ay napinsala pa rin. Kahit na matapos na siyang gamutin ni John, malamang na kailangan ni Darius na magpahinga kahit isang buwan bago siya gumaling. Sige. Tapos na ang lahat. Sa wakas gumaling na ang lason sa katawan ni Mr. Hughes. Mukhang masaya si John. Pagkatapos noon, binawi niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang bumangon. Pagkatapos noon, binawi rin ng matanda ang kanyang tunay na enerhiya. Pumalakpak. Nang walang suporta ng tunay na enerhiya ng matanda, mabilis na nawala ang enerhiya sa loob ng katawan ni John. Bigla siyang nadapa at bumagsak sa lupa. Mukha siyang pagod na para siyang mawawala ng malay. John, okay ka lang ba? Laking gulat ni Stacy at Snow nang makita nila ang nangyari. Nagmamadali silang lumapit kay John para tulungang makatayo. I'm fine, I just entered my weakened state. Stacy, help me bring a chair over. I need some rest, nakangiting sabi ni John. 1953. John, hayaan mo akong hanapin ka ng wheelchair, sabi ni Damian habang nakasagot si Stacy. Dati, kapag baldado ang kanyang mga binti, kailangan niyang gumalaw gamit ang wheelchair. Mula nang gumaling ang kanyang mga paa, nasa sala na ang wheelchair. Ilang saglit lang ay mabilis niyang tinulak ang upuan palabas. Pagkatapos ng tanghali, tinulungan ni Snow at Stacy ang nanghihinang John sa upuan. Mr. Walker, kumusta si Darius ngayon? Bakit hindi siya nagpapakita ng senyales ng paggising? Hindi naiwasang magtanong ni Yuri na may halong pag-aalala nang makitang hindi pa rin gumagalaw si Darius sa kama. Nako, ang katawan ni Mr. Hughes ay halos nalinis na sa lason. Gayunpaman, siya ay masyadong nauseous sa pagkakataong ito, kaya ang kanyang enerhiya ay nasira ng husto. Kakailanganin niya ng ilang pahinga bago siya magising, paliwanag ni John. Mabuti yan. Nakahinga ng maluwag si Yuri matapos niyang mapagtantong hindi nabanta ang buhay ni Darius. Siyempre, hindi lang siya. Mukhang masaya rin sina Stacy at Snow. Hindi na kailangan pang mag-alala ni Snow na mabigitan niya si John dahil gumaling na si Darius. Habang si Yuri at ang iba pa ay nakaramdam ng kasiyahan, bigla silang nakarinig ng ilang nagngangalit na yabag. Nagmamadaling pumasok si Penny na may gulat sa mukha. Dad, this is bad. I just received news that the Hiltons and the Golans have sent a lot of experts and barked in. Medyo marami na silang nasugatan sa mga guards natin, nagmamadaling sabi ni Penny kay Damian. What? The Golans and the Hiltons. Anong ginagawa nila dito? Nagulat si Damian sa narinig. Masyado raw walang awa si John sa pagkakataong ito. Hindi lang niya binali ang mga paa ni Seth Golan kundi napilayan pa ang kanyang kapangyarihan. Nandito daw sila para sa hustisya para kay Seth. Maliban doon, sisirain nila ang pamilya namin maliban na lang kung ibigay namin. Kay John sa loob ng 3 minuto, matapat na sabi ni Penny. Nandito sila para sa akin. Bumaba ang ekspresyon ni John nang marinig iyon. Matapos niyang mabalitaan ang mga Hilton at ang mga Golan ay pilit na pumasok na hulaan na niya na malamang siya ang pinupuntirya ng mga ito. Hindi na siya nagulat nang lumabas na ang katotohanan. Maliban doon, inatake at inagaw ni Seth si Stacy. Ito ay ganap na walang dangal. Deserve ni Seth ang lahat ng hindi niya ginawa Seth. Gayunpaman, sinusubukan pa rin ng mga Golan at ng Hilton na gamitin ang katotohanang mas makapangyarihan sila para takutin ang mga Scammel at subukang guluhin siya. Masyadong malayo ang kanilang pupuntahan. Halata naman kung gaano siya galit. Ibang bagay ang Hilton at Golan. Mula pa noong sinaunang panahon, nakaugalian na ang hindi kailanman magdadala sa pamilya sa anumang panahon ng loob. Si Seth ang may pananagutan sa lahat ng nangyari, ngunit hinihiling pa rin sa kanila ang hustisya. Hindi ba sila walang hiya? Galit na galit si Yuri. Agad siyang tumayo at tumingin kay Damian, Mr. Scammel, pupuntahan ko sila mamaya. Tingnan natin kung ano ang magagawa nila. Oo, sige. Walang pagdadalawang isip na tumango si Damian. Alam niya kung gaano kalakas ang mga Golan at ang mga Hilton. Ang mga Hilton ay isa sa mga pangunahing puwersa sa rehiyon ng Timog, ngunit maging ang mga Golan ay mas makapangyarihan at maimpluwensyang kaysa sa mga Scammels. Ang dalawang pamilya ay hindi kayang panindagan ng mga Scammels.
Nagpaplano si Yuri na makialam at suportahan si John at ang mga scammers. Bumagay ito kay Damian. 1954. Mr. Thompson, teka. Nandito ang mga Golan at ang mga Hilton para sa akin. Sasamahan ko kayong dalawa para makita sila, seryosong sabi ni John. Kahit na siya ay nasa kanyang mahinang estado at hindi makalaban, wala pa ring paraan na siya ay manatili na lamang at magtatago kapag ang mga Golan at ang mga Hilton ay partikular na humihingi sa kanya. Higit pa rito, mayroon pa rin siyang cough of doom at ang walang kapantay na potensyal na enerhiya bilang trump card. Hindi magiging madali para sa dalawang pamilyang iyon na harapin siya. Walang dahilan para matakot siya. Pagkatapos noon, tinulak ni Stacy at Snow ang wheelchair ni John habang naglalakad sila palabas kasama sina Yuri, Damian, at ang iba pa. Bago sila umalis, hindi nakalimutan ni Yuri na bantayan ng dalawa sa kanyang pamilya si Darius sakaling may mangyari. Sa pangunahing bulwaga ng scammers, nakatayo doon sina Sebastian at Joel kasama ang mahigit isang dosenang eksperto mula sa scammers. Naroon din si Eliam kasama si Seth, at mayroong 2-3 dosenang eksperto mula sa mga Golan. Lahat sila ay naghihintay sa bulwagan sa paraang nagbabantang. Kaharap si Joel at ang iba pa ay si Patrick at ang iba pang eksperto mula sa scammers na naabisuhan na. May mga 4 o 5 metro ang pagitan ng dalawang panig, at ang kapaligiran ay hindi kapani-pani walang tense. Elder Hiltons, Elder Golan, ang mga scammer ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang problema sa iyong mga pamilya, at hindi pa kami nagkaroon ng anumang relasyon. Bakit ka pumasok sa aming pamilya at sinaktan ang aming mga bantay? Ano ang kahulugan nito? Malungkot na sabi ni Patrick. Elder Scammer, maging tapat tayo sa isa't isa. Pumasok si John sa aming sambahayan at napilayan ang mga paa ng apo nila. Inalis pa niya ang kapangyarihan ng apo ko. Masyado lang siyang malupit. Sa huli, dahil pareho kaming sinaunang Marshall. Arts. Mga pamilya ng Southern Region, bibigyan ko ng isang pagkakataon ang mga scammer. Basta ibigay mo si John para harapin natin, hindi ko kakaladkarin ang pamilya mo dito. Kung hindi, sisiguraduhin natin na ang pangalan ng scammer ay nabura sa Southern Region ngayon. Sabi ni Eliam sa masamang paraan. Habang sinasabi niya iyon ay tinuro niya si Seth na nakahiga sa stretcher. Kitang-kita ang pananakot sa boses niya. Ano? May nangyaring ganyan. Laking gulat ni Patrick nang makita ang estadong kinaroroonan ni Seth. Wala siyang alam tungkol sa kung paano inagaw ni Seth si Stacy, hindi niya alam ang nangyari sa pagitan ni John at ng mga Golan. Gayunpaman, si John ay bahagi ng kanyang pamilya, at patuloy na iniligtas ni John ang mga scammer mula sa panganib. Malaki ang pagmamay-ari ng kanilang pamilya kay John. Walang paraan na ibibigay niya kay John dahil lang sa kanilang pagbabante ni Eliam. Elder Golan, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pagitan ni John at ng iyong apo, ngunit batay sa hindi nakasulat sa mga patakaran ng Marshall World ng Southern Region, ang mga salungatan sa pagitan ng mga kabataan ay dapat ayusin sa pagitan nila. Hindi dapat makialam ang nakatatandang henerasyon. At saka, mga kamao. Mga bulag. Hindi maiiwasang masugutan ni John ang apo mo sa labanan. Ang tanging dapat sisihin ay ang apo mo dahil hindi siya kasing lakas ni John. Hindi mo talaga masisisi si John para dito. Gayunpaman, nagpa siya ang iyong pamilya na pakilusin kahit ang mga Hiltons against John and the Scammers. Hindi ka ba tumitawid sa linya? Sigaw ni Patrick. 1955. What if I am crossing the line? I'm warning you, you'd better know your place. Either you scammers hand over John today, or you'll be destroyed. It's your own choice. Sabi ni Eliam sabay nguso. Nasa likod niya ang kanyang mga kamay at mukhang mas mataas siya sa lahat. Parang walang pagkakataon si Patrick laban sa kanya. Siyempre, iyon mismo ang nangyari. Ang mga scammers ay isang ordinaryong sinaunang martial arts na pamilya sa Southern Region. Sila ay walang halaga kumpara sa mga Golan sa mga tuntunin ng kapangyarihan at kayamanan. Sa kapangyarihan ng mga Golan, magiging isang maliit na bagay na maalis ang mga scammer. Nasa likod pa ng mga Golan ang mga Hilton. Walang paraan na makikita niya si Patrick and the scammers bilang isang banta. Imposible. Elder Golan, itigil mo na ang pagsisikap na takutin ako. Kahit na hindi ganoon kalakas ang mga scammer, dapat mong malaman na may ugnayan tayo sa mga Thompson.
Ang mga Thompson ang namumuno sa lahat ng pamilya sa Southern Region. Sila ay responsable para sa pagsubaybay sa lahat ng iba pang mga pamilya. Kung maglakas loob kang hilahin ang anumang bagay, ang mga Thompson ay hindi tatayo at manunood. Matigas na sabi ni Patrick. Alam niyang walang pagkakataon ang Scammells laban sa Golens at Hiltons, kaya napilitan siyang subukan at gamitin ang pangalang Thompson para subukang itulak si Eliam at ang Golens pabalik. Sino sa palagay mo ang mga Thompson? Maaaring ang iba ay natatakot sa kanila, ngunit kami, ang mga Hilton, ay hindi. Matandang lalaki, wala akong pakialam na sabihin ito sa iyo. Kahit na ang mga Thompson ay napakalapit sa iyong pamilya. Kahit na kung pipilitin ng mga Thompson ang bagay na ito. Wala silang magagawa sa mga Golan. Pagmamalaki ni Joel. Lumapit siya at tinignan si Patrick ng masama. Ano? How dare you, Hilton? Sa sandaling iyon, isang galit na tawa ang narinig. Pagkatapos noon, naglakad si Yuri, John, at ang iba pa mula sa loob ng bakuran. Mabilis silang dumating at tumayo kasama sina Patrick and the Scammells. Yuri, ikaw pala. Nagulat si Joel, Eliam, at ang iba pa sa hitsura nina Yuri at John. Halata namang wala ni isa sa kanila ang umaasa na naroon si Yuri. Ito ay nahuli sila ng tuluyan. Gayunpaman, sadyang tinanong ni Eliam si Joel at ang iba pang mga Thompson dahil gusto niya ang tulong ng mga Hilton laban sa mga Thompson upang hindi matulungan ng mga Thompson si John. Naghanda na sila. Kahit nandoon si Yuri, hindi ito magbabago ng malaki. Partikular na naroon si Joel para humingi ng hustisya para kay Seth. Siya ay may perpektong dahilan upang naroon. Kung si Yuri ay nagpa siya na makialam, pagkatapos ay kukuha siya ng pagkakataon na turuan si Yuri ng isang leksyon bilang paghiganti para kay Yuri na nasaktan siya noon. John, dumating ka sa perpektong sandali. Nabalian mo ang aking mga binti at napilayan ang aking kapangyarihan. Oras na para ayusin natin ang score. Sisiguraduhin kong magiging abo ka ngayon. Manghihingi ka ng awa sa huli. Nakamanman na sabi ni Seth. Sinaman niya nang tingin si John sa wheelchair, parang gusto niyang punitin si John. Sa sandaling sinabi niya na sina Joel, Eliam, at ang iba pa ay tingin lahat kay John na may intensyong pumatay. Si John agad ang naging sentro ng atensyon. Kayo lang. What a joke. Ngumuso si John. Siya ay mahina, ngunit siya ay matatag pa rin at hindi nag-iwan ng puwang para sa hindi paniniwala. 1956. Brat, masyado kang mayabang. Ngayon ang araw na mamatay ka. Walang makapagliligtas sa iyo. Tanggapin mo na lang ang kamatayan mo. Malamig na sabi ni Eliam. Pagkatapos nito, hindi siya nag-aksaya ng oras sa pag-alis, naghahanda na salakayin si John at mag-highganti para kay Seth. Tingnan natin kung sino ang mayabang. Sigaw ni Yuri. Kaway, inutusan niya ang matanda, tito, pigilan mo siya. Oo. Kinilala ng matanda at sumugod. Isang napakalaking puwersa ang sumabog sa likuran niya at ang kapangyarihan ng makapangyarihang estado ay lumundag na dumidiin patungo kay Eliam at nagdulot kay Eliam ng matinding panggigipit. Ang makapangyarihang estado. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Eliam nang maramdaman niya ang napakalaking kapangyarihan na nagmumula sa matanda. Mabilis niyang itinigil ang kanyang pag-atake. Kahit na siya ay nasa semi-almighty state at isang hiwa na lang mula sa almighty state, pinaghiwalay pa rin sila ng isang napakalaking gulf. Alam niyang hindi siya bagay sa matanda. Kaya naman, mabilis niyang nilinggan sina Joel at Sebastian na may pagmamakaawa. Sixth Uncle Thompson, lalaban ka ba sa Hiltons? Malamig na sabi ni Sebastian habang humahakbang. Ang pang-anim na tiyuhin na tinutukoy niya ay ang matanda. Halatang masasabi niya kung sino ang matanda. Sa gitna ng pinakamalakas sa pinakamataas na henerasyon sa Thompson, siya ang ika-anim na pangalawa lamang sa limang elder. E ano naman kung ako? Mahina hong sabi ng lalaki. Tilayan ni John si Seth sa pagkakataong ito. Masyado lang siyang walang awa. Tamang-tama para sa mga Golan na lumapit sa kanya para sa hustisya. Sa huli, wala itong kinalaman sa iyo. Kung susubukan mong protektahan si John, hindi namin gagawin. Magpigil ka kahit makapangyarihan ka. Malamig na babala ni Sebastian. Sinubukan niyang kunin ang moral na mataas na lugar para sa bagay na ito kaagad humanap ng dahilan para sa pakikialam ng mga Hilton.
Sa sandaling iyon, kahit na ang mga Hilton ay hindi natatakot sa mga Thompson na naruroon, magiging mahirap na harapin ang anumang kasunod nito. Ano? Tapos tingnan natin kung may magagawa ka sa akin. Napangiti naman ang matanda. Very well. You ask for it. Ang mga Thompson lang ba ang may almighty state martial artists? Sa tingin mo wala tayo. Hindi ka panipaniwalang nadismaya si Sebastian. Pagkatapos noon ay bumaling siya sa isang matanda at payat na matandang katabi at sinabing, Tito, ikaw na ang bahala. Sige. Tumango ang payat na matanda. Pagkatapos noon, naglakad siya pasulong at tumayo sa harap ng matanda na naka-green shirt. Pang-anim, kanina pa. Tumawa ang matanda, malamig na nakatingin sa matanda, naglalabas ng pakiramdam ng pang-anib. Ikaw. Nagbago ang ekspresyon ng matanda. Alam nila na ang mga Thompson at ang Hilton ay napakalakas ng puwersa sa rehiyon ng Timog. Siya at ang isa pang payat na matandang lalaki ay mula sa parehong henerasyon. Agad nilang nakilala kung sino ang isa't isa. Ang payat na matandang lalaki ay isa sa limang matatanda ng Hilton. Hindi lang siya ang nandito. Nandito din ako. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng malamig na tawa nang lumabas ang isang hindi kapani-paniwalang matalas na matandang nakaitim na damit. Ang aura sa paligid niya ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang malakas at mapang-api. Halatang hindi siya madaling pakitunguhan. 1957. Ikaw. Agad namang nanlaki ang mata ng matanda. Mabilis niyang nakilala kung sino ang isa. Ito ang ika-apat na elder ng Hiltons. Bilang isa sa pinakamalakas sa mas lumang henerasyon ng mga Thompson, naabot niya ang unang Almighty State matagal na ang nakalipas. Siya ay may isang tao sa tuktok ng sinuman sa parehong antas. Gayunpaman, kaharap niya ang ika-apat at ika-limang matatanda ng Hilton. Pareho silang nasa makapangyarihang estado tulad niya, at hindi mas masahol pa sa kanya. Hindi siya matatakot kung isa lang sa kanila ang kaharap niya. Gayunpaman, kapag nakaharap ang dalawa sa kanila ng sabay-sabay, hindi siya magiging katapat nito kahit gaano pa siya kahusay. Sa isiping iyon, naduraj ang kanyang puso. Siyempre, hindi lang siya, ganoon din si Yuri. Naramdaman ni Yuri na nanlamig ang puso niya. Kahit na ang mga Thompson ay mas makapangyarihan at maimpluwensyang kaysa sa mga Hilton, nagmamadaling sumugod si Yuri. Isang tao lang ang dinala niya sa makapangyarihang estado. Samantala, napakahusay ng paghahanda ng mga Hilton. Hindi lang dalawang makapangyarihang elder ng estado ang dinala nila, kundi marami rin silang ibang mga eksperto na dinala. Ito ay malinaw kung aling panig ang mas malakas. Walang paghahambing. Kuya Golan, tutulungan ka naming pigilan ang lalaking ito. Paalisin mo muna si John. Kung may manggahas na humarang, patayin mo na lang. Malamig na sabi ni Sebastian. Pagkatapos noon, sinulyapan niya si Eliam, sinenyasan si Eliam na kunin ang pagkakataong salakayin si Yuri, nakikitungo rin kay Yuri. Ayaw nilang umatras si Yuri habang bumalik ang sitwasyon. Pagkatapos, magagawa nilang harapin si Yuri habang nasa tama sila, tulungan si Joel na mag-higanti. Sige, sabi ni Eliam sabay ngiti ng mapait. Pagkatapos noon, hindi na siya nagpapigil pa habang tinutumbok niya sina John at Yuri ng napakalakas. Huwag kang maglakas loob. Mabilis na nag-react ang ika-anim na tiyuhin. Sinaktan niya ng napakalakas na puwersa si Eliam. Gayunpaman, bago pa man siya makalapit kay Eliam, pinigilan siya ng dalawang matanda mula sa Hilton. Pang-anim, kami ang kalaban mo. Napangisi ang dalawang matanda. Sila ay tumama ng may napakalaking kapangyarihan. Kasuklam-suklam. Huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Maasim ang mukha niya. Pagkatapos noon, hindi na siya nagpigil habang pinakawalan niya ang kanyang pinakamalakas na atake. Kunin mo ito, dumadagandong kamao. Malamig niyang sigaw. Ang tunay na enerhiya sa kanyang kamao ay naging hindi kapani-paniwalang siksik. Nagsimula itong mukhang may kuryente sa paligid ng kanyang kamao nang mabilis niyang hinampas ang ikalimang matanda ng Hilton. Ang pag-ataking iyon ay isa sa pinakahuling galaw ng mga Thompson. Ang martial techniques, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay isang anyo ng hindi kapani-paniwalang malakas na kasanayan sa militar at pag-atake. Gayunpaman, sa kaibahan sa mga regular na pag-atake, ang isang martial technique ay isang napakataas na antas ng hakbang. Nangangailangan ito ng maraming totoong enerhiya at panloob na kapangyarihan.
Karaniwang kailangan ng mga martial artist na maabot ang makapangyarihang estado at mas mataas para gumamit ng mga malalakas na martial techniques. Sa huli, ang isang martial technique ay nakapag-condense ng tunay na enerhiya at kapangyarihan ng isang martial artist sa isang punto na lubhang nagpapataas ng lakas ng kanilang pag-atake. Gumagamit siya kaagad ng martial technique para mahuli ang ikalimang matanda na nagpaplanong talunin muna ang lalaki. Kung gayon, ang ikaapat na matanda lamang ay hindi magiging banta. Kung hindi, wala siyang pagkakataon kung dalawa laban sa isa. 1958. Mirage Strike. Hindi inaasahan ng ikalimang matanda ang ganoong kalakas na pag-atake kaagad. Lumagpas ito sa kanyang inaasahan at nahuli siya sa kawalan. Pagkatapos noon, mabilis siyang umatras at ginamit ang martial technique ng heel tense, ang Mirage Strike. Nagpatawag siya ng anim na ilusyonaryong kamao na sumalubong sa papasok na pag-atake. Bang! Sa matinding sagupaan, sinalubong ng Thundering Fist ang Mirage Strike. Kahit na ang dalawa sa kanila ay nasa unang Almighty State at ang kanilang kapangyarihan ay nasa parehong antas, ang matandang lalaki mula kay Thompson ay nagawang umatake muna. Nagawa niyang pilitin ang ikalimang elder mula sa Hilton sa balik sa suntok na iyon. Napatras ng ilang hakbang ang ikalimang matanda bago niya nagawang pakalmayan ang sarili. Sa pagkuha ng pagkakataon, ang ika-anim na tiyuhin ay sumugod, hindi nag-atubiling hampasin ang dibdib ng ikalimang matanda. Hindi maganda. Nagbago ang ekspresyon ng ikalimang matanda. Pagdating sa isang away sa pagitan ng mga eksperto, ito ay palaging isang bahagi ng pulgada. Nawalan siya ng inisyatiba dahil sa kanyang kapabayaan. Huli na para gumanti. Kaya, ang tanging magagawa niya ay umatras. Gayunpaman, ang pag-atake ng ika-anim ay tila sinusundan siya sa lahat ng dako. Kung gagawin niya ang pag-ataking iyon, malamang na masugutan siya. Huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Sa sandaling iyon, napakabilis ng naging reaksyon ng ika-apat na matanda. Mabilis niyang ginamit ang Mirage Strike at sinisingil sa likod ng pang-anim. Malinaw na plano niyang pilitin ang pang-anim na iwanan ang kanyang pag-atake gamit iyon. Kasuklam-suklam. Labis na nag-aatubili ang ika-anim na tiyuhin, ngunit wala siyang magagawa. Alam niyang malamang na masasaktan siya ng husto ng pang-apat na matanda kahit na nagawa niyang saktan ang ikalimang matanda kung magpapatuloy iyon. Walang magandang maidudulot sa kanya kung magkasugat ang magkabilang panig. Kaya, wala siyang magawa at napilitang umatras sa kanyang pag-atake. Pagkatapos noon, ginamit niya ang Thundering Fist para salubungin ang Mirage Strike mula sa pang-apat na elder. Bang! Sa matinding salpukan, pantay-pantay silang dalawa. Pang-anim, kunin mo ito. Matapos makatakas sa gulo ang ikalimang matanda, bigla siyang nagalit. Pagkatapos noon, hamaampas siya ng hindi kapani-paniwalang lakas. Ang pang-apat na matanda ay malapit na sumunod sa kanyang pag-atake. Nakaharap sa dalawa ng mag-isa, ang ika-anim na tiyuhin ay mabilis na nadisbentahe. Siya ay pinilit na bumalik at walang anumang paraan upang lumaban. Gayunpaman, siya ay isang tao pa rin sa makapangyarihang estado. Hindi siya mahina. Sinimulan niyang patuloy na iwasan ang mga pag-atake, sinusubukan ang kanyang makakaya upang maiwasan ang paghaharap. Sa sandaling ito, halos hindi siya makahawak ngunit ang mga bagay ay mukhang hindi maganda. John, mamatay ka na. Kasabay nito, sumugod na si Eliam. Pagkatapos noon, sinaktan niya ng napakalakas na puwersa sina John at Yuri. Masama ito. Nagbago ang ekspresyon ni Yuri sa nakita. Tuluyan ng nadoroj ang puso niya. Kahit na siya ang pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon ng Southern Region na abot na ang Intermediate Emperor State, hindi pa rin siya malapit sa antas ni Eliam na nasa Semi-Almighty State na mula sa pinakamataas na henerasyon. Kung walang sorpresa, hindi man lang niya mapoprotektahan ang sarili, lalo na si John. 1959. Siyempre, taliwa sa mga pag-aalala ni Yuri, si John ay tila napakalma at nakolekta. Sa isang pitik ng kanyang pulso, bigla niyang hawak ang Cough of Doom at inihanda itong gamitin laban kay Eliam. Gayunpaman, bago pa man niya ito ginagamit, may nangyari na. Sa sandaling iyon, maririnig ang preno nang dumating ang dalawang mamahalin na sasakyan. Pagkatapos noon ay bumukas ang mga pinto. Lumabas si Angus na may malamig na tingin sa kanyang mukha na nagdala ng mahigit isang dosenang eksperto mula kay Thompson's. Tumigil ka!
Galit na galit si Angus nang makitang sasalakayin na ni Eliam sina John at Yuri. Hindi siya naglakas loob na ipagpaliban man lang ang mga bagay-bagay ng saglit na sumulpot at humarap sa harapan ni na John at Yuri. Pagkatapos nito, siya ay bumangga sa pag-atake ni Eliam ng may kahangahangang kapangyarihan. Bang! Sa matinding sagupaan, ang mga pag-atake ni na Angus at Eliam ay marahas na nagtama sa isa't isa. Katulad ni Eliam, si Angus ay nasa semi-almighty state na. Kahit na sila ay higit pa o mas kaunti sa parehong antas, Angus method ay mas malakas kaysa kay Eliam. Higit pa rito, mas bata siya at mas malusog, kaya ang kanyang pag-atake ay medyo mas malakas. Matapos ang sagupaan ay medyo umindayog ang katawan ni Angus habang umuurong. Samantala, pinalipad si Eliam. Pagkalapag niya, napaatras siya ng ilang hakbang bago siya nakabangon. Angus Thompson. Nang makita kung sino iyon ay nagulat si Sebastian. Hindi niya inaasahan na naroon si Angus. Sebastian, ikaw pala. Angus ay may malamig na tingin sa kanyang mga mata. Matapos niyang makuha ang tawag ni Yuri, nalaman niyang na-frame si John sa pagpatay kay Darius. Kaya, mabilis niyang nahulaan na malamang na patuloy na hahabulin ng mga husi John. Hindi nila hahayaang magpahinga ang bagay. Kaya, ipinadala muna niya ang Ganoderma sa scam mails bago siya nagtipo ng mahigit isang dosenang eksperto mula kay Thompson at nagmamadaling pumunta. Kara rating lang niya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hindi niya makikilala si Hughes. Sa halip na kilala niya ang mga Golan at ang mga Hilton. Pareho silang handang salakayin sina John at Yuri. Ito ay lumampas sa kanyang inaasahan. Bukod pa riyan, nang dumating si Angus at ang iba pa, ang ika-anim na tiyuhin ay nakatakas sa kanyang pakikipaglaban sa dalawang matanda at tumalon mula sa labanan, mabilis na sumugod kay Angus at sa iba pa. Samantala, napagtanto ng dalawang matanda na nagbago ang sitwasyon. Hindi nila ito itinuloy at sa halip ay bumalik sa Hiltons. Dad, bakit ka nandito? Ang galing. Si Yuri ay hindi kapani-pani, walang masaya at gone on. Siyempre, ganoon din kagaan ang loob ni John. Kahit na si John ay may cough of doom at ang potensyal na enerhiya bilang trump card laban sa dalawang pamilya, ayaw niyang sayangin ang dalawang mahalagang bagay na iyon. Angus at ang mga Thompson na dumating sa sandaling ito ay kapakipakinabang sa kanya. 1960. Nako, nag-aalala ako na may gagawin ang hu kay Mr. Walker, kaya nagdala ako ng ilang lalaki para tingnan ang sitwasyon. Maikling ipinaliwanag ni Angus ang mga bagay-bagay. Pagkatapos noon, hindi niya maiwasang magtanong, Yuri, Mr. Walker, anong nangyayari? Bakit nandito ang mga Hilton? Ganito kasi, pilayan ni Mr. Walker si Seth habang sinusubukan niyang iligtas si Miss Young. Ginamit iyon ng mga Hilton at Golan bilang dahilan para i-swing ang kanilang kapangyarihan at harapin si Mr. Walker. Ipinaliwanag ni Yuri ang sitwasyon. Kaya nga ang nangyayari. Masyadong malayo ang mga Hilton at Golan sa pagkakataong ito. Galit na galit si Angus pagkatapos niyang marinig iyon. Sa Marshall World, hindi sila kailanman nasangkot sa mga inosenteng pamilya. Ano man ang sama ng loob ni na John at Seth, kung si Seth ay sinusubukang harapin si John ng direkta, walang kahihiyan. Gayunpaman, sinalakay at inagaw ni Seth si Stacy ng palihim. Ang kanyang mga pamamaraan ay hindi kapani-pani, walang kasuklam-suklam at kawalang dangal. Napilayan man ni John si Seth, deserved naman ni Seth. Gayunpaman, ang mga Golan at ang mga Hilton ay nagsisikap na samantalahin ang kanilang kapangyarihan upang sapilitang makialam sa isang salungatan sa pagitan ng mga nakababatang henerasyon. Ipinatawag nila ang napakaraming eksperto nila para lang harapin si John na nasa nakababatang henerasyon. Ito ay lamang walang hiya. Angus, upfront na tayo dito. Walang kinalaman ang bagay na ito sa mga Thompson. Ayokong pinakikilaman mo ito. Kung hindi, ikaw ang magdurusa sa kahihinatnan. Sabi ni Sebastian na may madilim na tono. Kitang-kita sa boses niya ang pagbabanta. Imposible. Sebastian, kayong mga Hilton ay isa sa mga kilalang pamilya sa Southern Region. Palagi ninyong pinapahalagahan ang inyong pangalan at reputasyon. Gayunpaman, nakikipagtulungan ka sa mga Golan upang labanan ang isang mas bata ngayon. Isantibi mo ba ang dangal mo? Hindi ba kayong dalawa lang ang walang hiya? Malamig na sabi ni Angus. Yung. Natagpuan ni Sebastian ang kanyang sarili na nawala ng mga salita.
Kung tutusin, totoo naman ang sinasabi ni Angus. Pinakilos ng mga Hilton at Golan na maraming tauhan nila para lang harapin ang isang binatang tulad ni John. Ito ay isang bagay na hindi marangal. Wala siyang masabi tungkol doon. Gayunpaman, si Elegante ang pinakamalaking kakompetensya sa Hilton's group. Kailangan ng Hilton's na tanggalin si John kahit ano pa ang mangyari. Isa pa, narinig na niya kay Joel na hindi lang chairman ng Elegante si John, kundi Synth Ion Group din. Pambihira ang impluensya ng Synth Ion Group. Ito ay isang bagay na may napakalaking potensyal para sa kayamanan at komersyal na kapangyarihan. Iyon ay isang bagay na natural niyang alam. Kung maaalis nila si John, maaaring subukan ng Hiltons na ilayo ang Synth Ion Group mula sa Scammels at Stacy sa hinaharap. Walang paraan na siya ay maaaring sumuko sa gayong kamanghamanghang pagkakataon. Ano man ang sinabi ni Angus, walang paraan ang mga Hilton na pabayaan si John ng ganoon kadali. Angus, put the crap. This is a private matter between the Golans and John. The Golans wanting justice from John is perfectly reasonable. John is not related to the Thompsons at all. Kayong mga Thompsons ay walang karapatang makialam dito. Sa end, I'm giving you one last chance. Kung aalis ka ngayon, wala kaming gagawin sa iyo. Pero, kung pipilitin mong protektahan si John, huwag mo kaming sisihin sa hindi namin pagpigil. Sabi ni Sebastian na may matigas na tingin. Bago ito, gusto niyang samantalahin ang pagkakataong turuan ng leksyon si Yuri. Gayunpaman, dahil dinala na ni Angus ang mga eksperto mula sa Thompson, iba na ang sitwasyon. Si Angus ang susunod sa linya para sa Thompsons. Kinatawa niya ang buong pamilya, kaya may mga reserbasyon pa rin siya tungkol sa pakikitungo kay Angus. Higit pa rito, ang mga dalubhasang dinala ni Angus ay hindi slouches. Kung nagsimulang labanan ng Hiltons ang mga Thompson, magduruse rin sila. Kaya, binigyan niya ng pagkakataon si Angus sa pag-asang outrest si Angus. Iyon ay magiging perpekto para sa kanya. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.